Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Meron naman tayong vlog, no? At tulad ng sabi ko, no? Tututok tayo muna sa Lincoln ngayon, no? Lincoln, 1 cent tapos, no? Penny, no? Kasi worldwide ang bentahan nito, eh, no? Maraming collector din ang ngulit ka nito, no? Kasi US coin to, no? Alam mo na pag US coin, eh? Medyo number 1 yan sa top list natin, eh, no? Samantala, siyempre, mas viewable, eh, yung Philippine coin. Kasi nga, kung ano meron sila, yun ang tinatype, eh, diba? Pero sabi nga natin, eh, pwede naman sa ibang araw yun. Pero ito muna. Ang gusto ko kasi, baka meron kayo nito, maingatan nyo. No? Ingatan nyo para hindi masira agad. No? Katulad na sinabi ko, yung mga 83 pataas, eh, guys, ayan. No? Diba? With pay, ano yan? Parang napakalambot. Maraming content ng sink yan. No? Ngayon guys, no? Bakit natin binilag to? May value to, lalo na kung high grade yung coin nyo, no? Oh guys, no, simulan natin sa ano, composition niya, sa calendar ng kung ano niya, no, mga ano niya, no, composition niya. Oh, ito guys, no, 1975, no, Lincoln Penny, no, Lincoln Penny, D, no, D. Ngayon guys, no, anong vintage, anong dami ng ginawa niya, no? Sa ano muna tayo, no? Sa composition niya, no? Pareho rin to ng 69, eh. 95%, no? Copper, 5% tin, saka zinc, no? Oh, yun, medyo matibay na coin to, guys, no? Guys, no? Diameter niya, 19 mm. Weight, 3.11 grams, no? Oh, 3.11 grams, no? Ayan, no? Yung dami ng ginawa niya, vintage. Yung thickness niya wala, eh, hindi ako makita guys, no. Ang mintage niya 2,845,000,450. Napakadami yung guys, no. Madami yun. Ayun guys. May value ba to? Oo, kasi luma na to, eh. Lalo na matibay na coin to, no. At kung may error, lalo may value, no. Yun yung dapat natin ingatan, katulad ng sinabi ko. Hindi mo maingatan yan, no? Hindi mo ingatan yan, eh, mauwi ka sa ganito. Diba? Mauwi ka sa ganito. Pero ito naman kasi, ano ito, talagang sensitive to. Mataas ang sink, no? Lagi ko sinasabi sa vlog ko, kung may sink kayo, ingatan nyo. Kung maganda yan, error. Sabi mo, kahit naman 1983 pataas yan, kung bagong-bago yan, maganda condition, walang, may error, at halos walang gasgas, may value yan. No, pwede natin grade ng MS64 yan, ha? Pataas. Kasi nga, yun yung gusto ng collector, yung maganda sa mata. Pero kung 83 pataas naman yan, mahinang klase yung ano yan, metal niya, kasi mas mataas ang component. Ito naman, itong tagal na sa akin ito, yung isang nga, naka-expose to sa ano, eh. Kasi nga, mataas ang copper niya. Pag sinabing may copper, matibay yan. Lalo yung stainless niyan. No? Mataas ang durability ng, pero sabi ko naman, eh, kahit anong ganda ng metal na maganda yan, kung yun eh, hindi mo rin naalagaan, masisira rin yan, no guys, masisira rin yan, o, diba? Pinanggalan ko ng ilaw, no, lagyan natin ulit ng ilaw, no, para maganda yung angulo, no, ayun guys, no. Ito sabi natin, maganda yung content ng metal niyan, eh. Kung hindi mo rin lang iingatan yung ano niya, hindi mo iingatan yung pagiging matibay niya, mauwi ka rin sa pagkasira, no? Kaya sabi ko, eh, may value to guys, lalo na pag luma na, no? Pag luma na. Kasi nga, highly collectible to, lalo na pag sinasabi mong penny, no? US pa yan, no? US penny pa yan, no? Sabi mo yung Lincoln Penny na sinabi ko dati, talagang ano, yung 1969 na huli kong binilang, maabot ng $100,000 yun, no? 100 grand mahigit yun, kasi nga ano, yung dumaan ang auction, yun, no? Sa atin, marami rin tayo nakakalat dito guys, marami rin tayo kasi ano tayo ng US, eh, diba? Noong araw, sinakap tayo ng US, no? Pero nag-independent naman tayo, eh. Kaya mayroon tayong US Philippine coin, eh. No?
ng 19th century, di ba? Early 19th century, no? Eh, binitawan din naman tayo. Pero kaya yung point na ganito, marami nakakalat nito. Lalo na ginawa to 2 billion, no? Hanggang ngayon, mayroon pa naman tayong American dito, eh. Yung Visiting Forces Agreement, eh. Kahit wala na tayong bases, eh. Wala nang base militar dito, eh. Mayroon pa rin tayong Visiting Forces Agreement, no? Kaya may coin pang pumapasok dito. So, kaya may OFW tayo, guys, no? Pero importante, pag highly collectible yung coin mo, lalo na pag antique na yan, no? Tapos, sabihin na natin na walang error yan, no? Walang error. Pero, unique ang pagkaka unique ang pagkaka ganda ng coin mo, halos walang gas-gas, no? High grade na high grade, no? Doon mo na siya ingatan, ipasok mo na siya sa slab, no? Ang slab naman, mabibili mo lang yun, 50, 70, may 100, 200, 300. Di ba, may pinakita ko slab, eh, no? Kapakita ko, guys, no? So, guys, nabili ko lang ito ng ano, no? Hindi ko na ginalaw yung coin. Nabili ko lang ito ng 75 isa, no? Wala pang shipping doon, no? Bili ka na ng medyo marami kung may budget ka naman, no? Kasi parang shipping maano mo ma no, hindi na mahal ang shipping kasi nga sinabay mo na yun, no? Kung high grade na high grade yung coin mo, no? Yung mataas ang value, eh kung wala naman value yung coin mo tapos bibili ka ng ganyan, natingin mo practical yon? Hindi, eh nasa yun naman yun. Kung hindi mo naman bibenta, gusto mo lang collection mo, pwede naman siguro, diba? Pero sabi ko nga, yan naman eh, sa magagandang coin ninyo. Kahit di naman maganda, nasa iyo naman yun. Pwede ako, yung mga coin ko nila, bumibili na ako na sa plastic na maliliit, no? Yung plastic na sa mani, no? Yun, din, pwede na yun. Temporary lang naman yun. Kung alam mo na, sobrang dami ng coin mo, eh, na para lang maingatan mo siya. Hindi mo ma, di ba? Hindi masira. Kahit na maliliit na plastic lang. Para wag lang siyang, ano, masira, no? Kasi pag pinabayaan mo talaga yan, lalo na may value yan, no? Hindi mo siya inagapan na maaga, eh pag nasira yan, wala na, pababa ang value, baka wala nang bumili, no? Yun yung minsan bad na sinisingit sa vlog yung mga ganun, eh. No, hindi lang tayo basta magbabasa ng composition niya, pati yung pricing niya, yung technique na pangalagaan mo yung coin, no? Pero siguro paulit-ulit rin yung nasabi natin advice, no? Pero minsan sumisingit din yung history rin, eh, ng coin na binablog natin, no? Di ba? Para minsan iba, alam na rin, eh, di ba? Sorry sa dami ng site, no? Pero siyempre kailangan mag-vlog kayong tama rin, no? Tama rin para talaga ito close AM to, no? No, that's AM to. Minsan sa dami ng coin ko, hindi ko na hindi ko pa halos napag-aralan lahat, eh. No? Minsan close AM, ayan, nakita niyo isa, yung AM ng ano niya, American. No? Error ba 'yan? No? Kung lahat ng ginawa, 'di ba? Kung lahat ng ginawa ay close AM, no. Rare ba 'yan, no? Kung lahat ng ginawa ay close AM, hindi rare 'yan, no? Ang rare, di ba? Kasi ang ordinary naman talaga ng American dapat yan. Nakaiwahiwalay, eh. No, ng konti. Kaya alam mo siya nagdidikit-dikit tapos lahat ng ginawa, puro dikit. Hindi mataas ang value niyo. Ordinary yun. Kasi lahat naman, nakadikit yung letter AM, eh, no? Pero kung may makikita ka sa parehong date, o parehong mint mark, na hiwalay yung letter AM, yun ang high, mataas ang presyo. Kasi ang tawag doon, eh, rare, no? No? Hindi ordinary. Pag sabi ordinary, halos mas marami. At yung hindi ko konti, yun ang sabihin kang rare. Kaya pinsan, hindi mo rin nakukuha yung ano, eh, pag-aaral. Sige, tanggalin natin to sa nakasunto kasi, eh, no? Kaya yun yung nakikita nyo. Tanggalin natin yan sa Zoom. O, hindi mo rin makikita. Pero, lalo na kung wala ka ng, ano, ano, hawakan mo na sa palad mo, gagamit ka ng magnifying, no? Ayan, guys, na, no? Nakita nyo, no? Oh. Nagamit ka ng magnifying kasi hindi mo rin makikita yung isang tinitignan mo kung walang magnifying, di ba? Kailangan may magnifying halos ano, eh, no?
Ano, napakaliit na lang. Lalo pag malita, kahit nga malaking coin mo, kailangan mo pa rin magnipahin. Diba? Mura lang naman ito, guys. Ito, bili ko lang ito, 250. Na? Pera pa yung shipping na. Yun. Yun sabi ko, take time lang kahit hindi mo mabenta yung coin mo. Basta ingatan mo. Kasi hindi na dumadami yan. Yung 2 billion ba yun? 2 billion ba nakalabas? Sabi, sa observation ko, opinion ko, halos lahat naman siguro, sigurado ako na hindi yun lahat ang nakalabas. Kasi nga, pag yan demonetize na, ibig sabihin niya, hindi na siya magsisirculate. Tinigil na yan. Yung pag-circulate niya kasi nga, pinalitan na ng bago. Tutunawi na yun. Kaya hindi lahat ng coin, kung anong mintage na ganun din ang dami. No? Diba? Ang nangyayari talagang tinutunaw. Ang tinunaw, konti na lang, at swerte yung nakakolekta. No, lahat ng luma, may value yan. Lahat ng luma, kasi hindi naman ganun din yung dami niya. Ganun din yung akalat, no? Saka ang tao, guys, dumadami, no? Dumadami ang tao sa mundo, no? Huwag, kaya hindi ako nagbablog ng nagsisirculate pa ang pera, eh. No? Hindi ako naman, gusto ko mag-vlog, mayroon ako. Eh, paano ko pipresyohan yun? Ang presyo yung face value. No? Pwede kong i-vlog yun. Yung ganun pera, no? Yung bago. Kung yun, eh, may error. Doon tayo papasok ng vlogging. May error siya, eh. Pero kung ordinary lang, nagsisirculate pa, yun pa rin ang presyo niyan, no? Kaya lang minsan may nagbablog na. Sinasabi nilang mahal na, pwede mo naman yun. Pwede ka rin kumita, no? Kapagkat sabi yung bago yun. Nagsisirculate pa. Ang marketing mo naman doon ibang bansa, sa eBay ka papasok, no? Swerte kung may bumili. Eh, paano kung marami kayo nagbibenta? Wala rin, di ba? Kaya dito tayo tututok sa luma, no? Saka high grade, no? No? No, guys, no? Sinabi na natin yung ano, composition, sa presyo na tayo, no? Ito, nakita namin kanya sa eBay, no? Sa eBay, no? Ito, 1975, no? Oh. May $6 na $6 at $62 ata yung nakita ko nila. $3.59 na merong $5.75, halos 6 pesos na rin, no? Siguro yun kasi ano ko mag-i-edit nito, eh, no? Ano ko mag-i-edit. Yung nakita kong presyo, no? 1975, no? Mas famous yung 69 doon, no? Pero 75 okay din naman. Lalo na konti lang namang ginawa niyan. Mas, kaya lang mas pamilya ng tao sa 69 kasi nga, yun ang unang landing ng tao sa muni, no? Kaya, saka nandun lang natuklasan yung mga double die na error, eh. Kaya umabot ng $100,000, yun. Ito may malaking presyo. Hindi ko lang maipakita sa inyo yung mga auction nito, no? Pero sa ngayon, sa ordinary, yun ang presyo niya, no? $6, $4, no? $5.75, $3.59, $19.75, yun, no? May nakita ko doon mas malaki pa, eh, no? No? Pero sa ngayon, sabi nga natin, eh, bago ka magbenta, pag-aaralan mo yung condition ng coin mo. Hindi yung basta ibibenta mo lang ng ano, nang hindi ka nag-aaral, no? Baka malaki ang value niyan, eh, no? O guys, no, ganito na lang, no? Mahaba na yung video natin. Ayaw naman natin humaba, no? Kasi halos baka wala na manood, no? Kaya guys, no? Konti pa lang subscriber natin. Sana manood, mag-subscribe kayo, no? Tulong nyo na lang, no? Subscribe, like, comment, share, no? Guys, no? Salamat, guys, sa mahaba na to, guys. Thank you.